So guys, ito na ang ating part 2 ng ating video. So nakikita nyo, hindi lang si Jellybean ang nandito. Nandito rin si Banana and si Choco Moonstone. So may mic ako dito. Mag-propagate tayo ng Jellybean, Banana, and Choco Moonstone from stem cuttings. Okay? Pero, sige na nga, ito na nga lang yung inyong shout-out. Ito. So, mag-shout-out muna ako dahil ito ang gusto nyo, di ba? Okay. Una sa lahat, gusto ko lang mag-hi po kay Sir Andrew Brizuela. Ganun ba yung pronunciation ng apelyado mo, sir? So, hi po sa inyo kasi nanonood siya and nahiya naman ako. At kung may time po kayo, guys, visit niyo po yung channel niya kasi marami po kayong matututunan sa kanya. Please, pakivisit niyo rin si KG Adventures kasi nandun siya sa Korea and then nag-request ako sa kanya na kung pwede mag-unbox siya ng mga Korean succulents. And tignan niyo po kung yung mga in-unbox niya ay matatagpuan din dito sa ating bansa. Meron din doon sa vlog niya kung magkano ang Korean succulents na kanyang na order. And then guys, meron din siyang business pala dito sa Pilipinas. Nandun siya sa Korea pero may business siya dito sa Pilipinas. Nagbebenta sila ng mga succulents. So, kulitin niyo po siya kung gusto niyang mag-ship sa inyo dyan sa lugar niyo. And then, of course, huwag niyo rin pong kalimutan i-visit si aking frenny na si Kim Burks. Hilig na rin po siya sa succulents. Visit niyo po ang kanyang channel and watch his vlogs. So, ito na ang shoutout! Yahoo! So, shoutout po kay Ma'am Marites Gutierrez. Hello po! And sisteret na si Salma's Awesome World. So, nandun siya sa Jordan. Nanonood siya sa atin. And Sir Lee Paulino. So, hello sir! Timing po ba yung vlog ko about sa Jellybean? So, salamat po sa pagbati niyo. Si Ma'am Tracy Espirito. Thank you, Ma'am. Hello po. Ma'am Edita Calderon. Hello po, Ma'am. Miss Ethel Carig from La Union. Tiga La Union po yung mother ko. Ma'am Ethel, saan po kayo sa La Union? My mother is from Bawang. So, shout out sa mga pinsan ko sa Bawang, La Union, Sabado family. Hello, guys! And then Polanco family. Hello, Ma'am Marilu Barrera. Ah, oo. So, regarding ma'am sa order nyo, wait lang po ma'am ha, kasi yung mga in-orderan ko ng mga succulents, ang liliit na nung liliit na po yung mga no, binibenta nila. So, naghanap ako nung mas medyo malalaki. Kulang na po kasi sa supply ngayon, parang nagtakaubusan na rin, kaya maliit po yung binibenta nila ngayon. Okay, ma'am Zeni Kachila. Ala, hindi ko na naman mabasa itong sulat ko. So, Ma'am Zeli or Zeni Kachila, so welcome po sa aking makulit na channel. Thank you for watching, Ma'am. And kay Ma'am Flor Kinit na nagagandahan sa aking Jellybean. Hello, Ma'am. Kay Ma'am Juliet Sayago at ang kanyang anak na si Jefferson Sayago na abangers. Hello. Ma'am Lay Gaho or Gajo Gaho and family na from Antipolo. So, hello sa inyo dyan. Hello sa mga tiga Antipolo. Si Ma'am Angel Quijano from Bulilan, Bulacan. Bulacan, hello mga tiga Bulacan. Hello din po kay Sir Jonard Niegas. So, hindi lang po mga kababaihan ang nahihilig sa succulents at halaman. Siyempre, meron din ang mga kalalakihan natin. Ma'am Juvie Ibala and family, hello po. And last, kasi uulan na guys, po. Semania family from Cavite. So next na po yung iba nga kasi uulan na naman. So guys, para sa akin lang ha, si Jellybean ang isa sa pinakamadaling succulent na ipropagate or parapihin through stem cutting. So, kikita nyo naman, hindi lang si Jellybean ang ating pupugutan. Yes, pugot is a term. Pugutan natin sila. Pati rin si na Banana kasi masyado ng ano, marami sila dito. And then ito po nga to para akong may mic. Ayan. And then pati rin itong si ating Choco Moonstone. Dahil paparamihin natin sila, kakailanganin natin ng mga containers or mga pots nila. Gamit tayo ng ibang pot nila. Start na tayo guys. So, ito guys, gamit lang kayo ng mahiwagang gunting. So, itong mahiwagang gunting nyo, dapat nasanitize na ito ha. So, nasanitize ko na po ito. And then,
pupugutan natin sila. Guys, kung makikita nyo po yung inyong si Jelly Bean, minsan meron ng air roots sa kanyang stem. Ito. Ayan, kung nakikita nyo, merong stem, ay merong root sa stem. Ayan. So, ito po yung pinakamadaling itanim kasi meron na siyang instant roots. So, halos lahat naman ng aking jelly bean dito ay may stem na sa kanyang roots. Ay, stem na sa kanyang roots. Roots na sa kanyang stem. Pili tayo, pili. Okay. So, ganito lang, guys. Ulitin ko, dapat masanitize po ang inyong gagamiting mahiwagang gunting, ha? Dahil siksikan sila dito, gusto ko ditong mamugot. Cut nyo lang. Parang simpleng pag-cut lang. Ayan. Ayan, nakat siya. Pili pa tayo ng iba. Ayan. Dito ako mag-cut sa may, nagbe-bend na. Kita nyo ba yung kinakat ng tail? Ayan. Cut lang ng cut para maparami din sila. And then ito na, tignan nyo, sobrang bent na siya. Leggy na siya. Ayan. Ayan guys, nakikita nyo ba yung charva niya, yung roots? Saan pa ba? Sige pa, diba? Damihan natin. So, ito si Jelly Bean ang pinaka madali para sa akin na ipropagate through stem cuttings and then leaf. Pati rin yung pagpropagate sa leaf. So, mamaya magpropagate din tayo from the leaves. Okay? So, yan lang muna. Ayan na yung mga nakat ko. Pero, huwag nyo muna itong itatanim agad. Kailangan nyo muna siyang i-air dry para mag-heal muna konti yung kanilang wounds, yung sinugatan natin, ha? And then, mag-dry muna ang dito sa may pinagkatan natin. At dahil advance ako mag-isip, meron akong pinat last time or a few days ago. So, ito guys yung kinap ko a few days ago na pwede nating itanim ngayon. So, na-air dry na siya, kaya pwede na siyang itanim ngayon. Okay na yung one day kasi manipis naman yung stem nila. Kaya, dali lang siyang mag-dry. So, okay na yung isang araw na i-air dry nyo. So, next step, prepare tayo ng medium and make sure na yung medium na gagamitin nyo ay yung well-draining potting mix po. So, sa akin, guys, ang gamit ko ay compost at black soil. So, nakakabuhay po ako ng plants sa soil mix na ganito. Hindi ko lang po alam sa inyo kung ano po ang medium na gusto nyo. Lagyan lang natin ng soil mix ang ating pot. And then, dahil parang hindi masyadong mahaba yung kinat ko, mag-alis tayo ng leaves. So, ipropagate din natin itong mga inaalis natin. Kaya, sana hindi umulan. Ayan. And then, ganyan. And then, tabunan lang natin ng konti para medyo tumayo. So, ito ang ating una. Okay, so wala kasi akong masyadong maraming stock ng humis, kaya okay na sa akin itong black soil and compost lang. Ayan. So, ito, guys. Sinabi ko kanina, stem cuttings din tayo dito kila Choco Moonstone. So, ito, pwede ko na itong i-cut. Ayan siya. So, okay na muna yan. So, same procedure. Procedure lang, guys, ha? Tusok natin. Ay, hindi pala ito ang gagamitin ko. So, air dry nyo for 1 to 2 days muna bago nyo i-replant. And then, meron ako ditong nakahanda. Ito. Hinanda ko na. Ayan, guys.
So, dali pa, ito ba ipapakita sa inyo? So, ayan. Tanim natin siya. Then, si banana, same din, guys. Yeah. Oh my gosh! So, ito, pumutan na natin dito sa may pinakamalaki niya. Ayan. Ito siya, oh. Ayan, tingnan nyo, meron na rin siyang air roots, oh. So, same procedure po, guys. Air dry for 1 to 2 days or until the stem is dry bago nyo i-repot or bago nyo i-replant. So, again, naghanda ako ng ibang kinap ko last time. So, same procedure again. Ayan, ito yung na-dry ko na last time. Dali. Magalis tayo ng leaves sa bottom part para mas mahaba yung stem. But don't worry, propagate naman natin itong mga leaves. Ayan. Binibilisan ko guys kasi ulan na. So, ganyan. So, nandito na guys ang aking na-propagate from stem cuttings. So, yung mga kinat ko kanina, i-airdry ko muna ng 1 to 2 days bago ko i-replant, ha? Okay, dadami na naman sila. Ulan na. Lalakasan ko na lang ang aking boses. So, i-consider nyo po silang bagong tanim lang, ha? Kaya, antayin nyo muna silang maka-adjust sa kanilang bagong bahay, bago nyo diligan and bago nyo paarawan. So, ilagay nyo po sila sa bright area lang and huwag po doon sa direct sunlight. Diligan nyo po after 5 to 7 days and then after a few weeks, tsaka nyo siya introduce kay Haring Araw. So, same din kila banana and itong si Choco Moonstone natin, ha? Yaman din lang na nagpropagate na tayo from stem cuttings. Try din natin magpropagate from yung leaves nila. Ang gawin nyo po, kuha na lang kayo dito sa mga nalagas or better, kuha kayo dito sa may stem na lang. Mas maganda po yung kunin nyo yung healthy na leaf para sa ganon, malaki ang chances natin na mabuhay natin sila. Huwag po kayong kuha yung dry na leaves yung hindi healthy kasi sure yan mamatay din. Kaya kuha tayo ng healthy na leaves. Ulan. Kasi hanggang repotting pa tayo guys eh.
So, feeling ko makaka-part 3 ang ating video. So guys, itong sinet aside nyo or itong nilagay nyo sa compost, huwag nyo munang i-miss pa. Not necessarily i-miss muna sila. So, antayin nyo po hanggang sa magka-roots. Guys, yung ano po, tignan nyo, yung si Black Prince po nagka-roots. Ito siya, nag-propagate ako ng Black Prince. So, nagka-roots na. So, pwede ko na siyang i-miss. Ganun po. Sprehan nyo ng tubig. And then, maalala nyo ba yung kinaster ko last time? Ito guys, yung kinaster ko last time, yung kinap ko, si Black Prince din, na pinatong ko lang dito sa leaves. Ay, dito sa leaves. Dito sa may compost. Meron na rin siyang roots. Ayan. Kung makikita nyo, may roots na rin siya. Kaya pwede ko na rin siyang diligan. Yung, basahin lang natin yung soil niya. Isa wala pa siyang leaves, ay wala pa siyang roots. So, ito lang isa yung nagka-roots. So, yun lang ang pwede kong i-mist muna or diligan muna. Kung wala pang roots at diligan nyo, mabubulok po ang inyong na-cluster na Black Prince or yung napagkatan. So, guys ha, ilayo nyo po sa direct sunlight kasi malalanta siya pag na-arawan siya. Kaya, dun lang sa may shaded area itong pinopropagate nyo. And wait until magka-roots, tsaka nyo siya inis. Kung puyo po yung kanyang soil, tsaka nyo inis. And then, after a few weeks, mapapansin nyo po, may mag-grow na yan na baby. Tutuloy nyo lang po yung pag-mist sa kanya hanggang sa maging mature yung inyong halaman. And then, pag mature na, tsaka nyo i-decrease yung pag-didilig sa kanya. So, diligan nyo na lang ng once a week or hanggang sa matuyo ang soil. Kung napansin yung tuyo yung soil, tsaka nyo lang po diligan and then slowly introduce to kay Mr. Sun. So, yun lang guys. So, sabi ko na nga ba at may part 3 tayo at dahil umulan, mamaya ko na itutuloy ang part 3 and yung part 3 natin, mag-replant tayo or mag, eto, paano mag-replant ng jelly bean naman? Kasi madali siyang malagas eh. So, magre-replant po tayo or magre-repot tayo ng jelly bean. So, tuloy ko po ulit yung video ito para hindi masyadong mahaba sa part 3 and abangan nyo po yan ha. So, dito muna ang ating part 2. Kita-kits tayo sa part 3. Bye-bye!